that I represent, the Senate. Ayaw kong masira yung tradisyon na yan ng lehislatura. Kaya hindi ako pupunta. Pero kung swapang lang ako, yung gusto kong makasarili ako, i-clear ko kagad ang pangalan ko dyan, punta ko kagad dyan. Pero meron, iniisip opo. Ko yung institusyon. Iniisip ko yung institusyon. Ayaw ko nga magiging presidents opo. Na... Oo. Mayroon po kayong hinala na nasa likod nitong pagbaligtad ni Garma? Yung pressure sa kanya, yun na, na-pressure siya. So ito pong lahat ng kanyang sinasabi sa palagay po ninyo ay gawa-gawa lamang, katang isip, or sabi nga po ninyo, ipinipilit lang na kanyang sabihin. I don't know, ha. I don't know really, pero ako ay nagduda kasi yun nga, isipin mo yung kanyang apidabit, siya kayang gumawa ng apidabit niya na sinabi niya na pinapahanap doon sa President Duterte ng isang opisyal na magdadala sa war on drugs na Iglesia ni Cristo. I don't know kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya yung gumawa ng kanyang apidabit ay gusto lang idama yung Iglesia ni Cristo para magalit yung Iglesia ni Cristo kay Pangulong Duterte. Dati po kayong... That's immaterial sa yung sasabihin niya. Pero bakit pinipilit na idamay sa kanyang apidabit yung Iglesia ni Cristo? Opo. Senador, dati po kayong PNP chief. Ano po ang inyong masasabi sa ginagawang investigasyon naman ng PNP sa mga dating hepe? Tungkol dito sa sinasabing reward system, 20,000 hanggang 1 million daw ang bigayan. Well, walang problema dyan, walang problema. If you are the chief PNP and the chief PNP is at the receiving end of all these issues, then by all means, magawa ka rin ng pagpahinding initiatives mo para naman makuhan yung PNP, no? Malalabas yung katotohanan. Okay. Nako, marami pong salamat. Game na game po kayo sa pagsagot sa aming mga tanong. At sa pagpapa-unlock po sa amin ngayong gabi, maraming salamat, Senador Bato de la Rosa. Pero hindi mo ko tinalong tungkol kay Kerwin Espinosa, eh. Dapat... Ano pa ho ang gusto ninyong sabihin? May plataforma po tayo dito ngayon. Sabi nga ni Pinky, o siya naman daw ang magtatanong. Okay. Senator Bato, magandang yes. Gabi po. Si Pinky po ito. Ako na po magtatanong sa inyo tungkol kay Kerwin Espinosa. Nasabi niyo na po na sinungaling si Kerwin at ang plano niyo po ay suntukin siya? Yun, sa inis ko, sa galit ko, dahil lahat ng kabutihan, binigay ko na sa kanya at sa kanyang pamilya. Ngayon, gagawa pa siya ng istorya sa akin na kung ano-ano ginagawa niyang istorya. Napakasinungaling na tao na yan. Kaya yun nga, galit na galit ako. Kaya nasabi ko yun na gusto kong suntukin sa mukha yan para masira yung kanyang fake na ilong. Mm. So, pagkatapos po nung kanyang sinabi, Senator Bato, balikan lang po natin no, na sabi pa nga niya, magbago na daw kayo. Hindi ho ba? Tsaka sinabi niya daw sa kanya na i-implicate si Senator Laila De Lima at si Peter Lim dito po sa drug trade. Sir, siguro kayo na po ang magsabi ng inyong reaksyon tungkol dito sa isiniwalat ni Kerwin Espinosa. Yes, Pinky. Unang-una, sinabi niya na nagsulat daw siya, nag-request daw siya sa otoridad na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso. Napakasinungaling niya. Hindi yan nag-request, hindi yan nag-volunteer na umuwi, kundi nahuli yan doon sa Abu Dhabi. Kasi, nung ako'y chief PNP, mayroong tumawag sa opisina ko, Office of the Chief PNP, isang OFW. Kasi ang OFW, galit na galit yan sa droga. Dahil yung kanilang pinaghirapan doon sa abroad, pinadala dito sa mga anak nila, yung mga anak nila dito na walang parents, ay madaling nabibiktima sa droga. Kaya galit na galit yung OFW sa droga. Kaya tumawag sa akin sa opisina ko noong meron siyang impormasyon. Sabi niya, sir, si Kerwin Espinosa lumayas diyan sa Pilipinas, andito sa Abu Dhabi nagtatago. Opo. At dito siya yung napakamahal na condominium building. Doon siya sa yung pinakamataas nga, anong tawag ng term niyan? Penthouse nakatira. Opo. At nag-advance payment pa ng 1 year na advance payment. Andito siya, sir. Baka pwede niyo hulihin. Sabi ko, sige,
Pinadala ko si General Fero doon para mag-coordinate sa Abu Dhabi Police at sa ating mga ating police attaché naka-assign doon na si Colonel Magaluna at yung ating ambassador doon sa Abu Dhabi. So, in short, pumunta siya doon at nag-coordinate at kumuha rin ng red notice sa Pulcom. Mm-hmm. Kaya nag-cooperate ang Abu Dhabi Police, hinuli si Kerwin at dinala dito sa right. Philippines. Opo. So, Senator, so ganito po, no? I guess this is how it is. It's obviously his word against your word. Sinasabi niyo, walang katotohanan doon sinasabi ni Kerwin Espinosa. Si Kerwin naman, sinasabi na sinabi talaga to sa akin ni Senator Bato de la Rosa to implicate Senator Laila de Lima. What do you plan to do about it, sir? Because he was under oath when he said that. Yeah, under oath siya. At bumabaligtad siya. Ako, hindi mo ko mahilig sa kaso-kaso, no? Hindi man ako... sayang yung oras ko dyan, magpa-file-file lang kaso, walang kwintang tao yan eh, drug lord yan eh. Hayaan mo lang yan siya. Pero basta, ito lang masasabi ko sa inyo. Sino paniwalaan ninyo? Yung isang drug lord o yung isang dating CPNP na dinidedicate yung kanyang buhay sa pagtrabaho dito sa ating bansa? Saan kayo maniwala? Doon sa drug lord o doon sa dating CPNP? Yun lang ang tanong ko sa inyo. Senator, basta ako, my life is open. You can investigate everything. Senator.